Ilang beses ma'am sa isang araw ang gusto niya? Tatlong beses po. What? Sinungaling. Huh? Hindi man ako kasing ganda ng iba, kaya ko namang magpatirik ng mata. Siguro kung darating yung time na maghihiwalay tayo, siguro sobrang saya mo, no? Kasi walang araw na hindi tayo nag-aaway. Yun ang hirap sa'yo eh. Hello? Pinangungunahan mo na naman ako. Bakit? Hindi ka ba masaya kung maghihiwalay tayo? Bakit? Gusto mo tatalon ako sa tuwa? Hindi ko gagawin yun, no? Sabi ko na nga ba eh, hindi mo talaga ako matiis. Eh ano pala yung gagawin mo? Mag-celebrate! I-invite ko pa, pati mga babae mo. Dapat ang mga babae ang ipadala sa gera at gulo. What? Total naman, hindi sila nagpapatalo. Kuya, pwede magtanong, saan banda yung Makate? Depende. Pwede rin sa Kilikili. What? Pwede rin sa Hita. Gago! Kung hindi mo ako sinisiraan, bakit ang tawag sa akin ng mga tao sa labas, babaerong supot? Ikaw daw nagkalat ng ganyan salita, so sinisiraan mo ako. Naninira na pala ngayon pag nagsasabi ka ng totoo? Dapat kasi, hindi mo na sinabi mga ganyang bagay sa kanila. Dapat magtulungan tayong dalawa. Ganun ba yon? Oo naman. Mag-asawa tayo eh. Dapat magtulungan naman talaga. Aww. Bakit nung nagutil kayo ng babae mo, hindi ka nagpatulong sa akin? Sinasabi mo ba sa kumpare mo kapag pumupunta ka sa babae mo? At kung ano-ano ang ginagawa nyo, sinasabi mo ba sa kanya? Oo. Sinasabi ko sa kanya, lahat ng sikreto ko, alam niya. Pinatagilid mo yung babae, ano? Oo. Pati sa CR, inaano mo, ano? Oo. Tapos pinataas mo pa yung isang paa. Teka. Bakit mo alam lahat? Pumunta ka ba ron? Yun din ginagawa ni kumpare mo sa akin eh. Pag umaalis ka. Yes! Finally, pinili na ako. Wow! Piniling saktan. Sino yung holding hands mo kanina? Parang galing daw kayo sa hotel. Nakita kayo ng kaibigan ko. Katrabaho ko lang yun. Sweldo kasi niya. Kaya nang libre siya sa akin. Porkit sahod at katrabaho, mag-holding hands na? Karelasyon mo yun, ano? Wala akong karelasyon. Maniwala ka naman. Kung hindi mo nga karelasyon, bakit kayo nag-hotel? Oo, may nangyari sa amin. Pero wala naman kaming relasyon. Walang karelasyon? Tapos may nangyari? Kalukuhan. Sinong niloko mo? Sinabi ko pa nga sa kanya, baka malaman mo eh. Sabi niya, wala naman daw nawala sa akin. Hindi naman daw niya ako binawasan. Umayag ka naman. At ginusto mo rin. Oo. Kasi naalala ko sinabi mo na pag may humingi o nangangailangan, ibigay mo. Kung mayroon ka, kung kaya mo ibigay. Totoo talaga sinabi mo sa akin. Ang sarap sa pakiramdam pag nakatulong ka sa kapwa. Ilang beses ma'am sa isang araw ang gusto niya? Tatlong beses po. What? Sinungaling. Huh? Dalawang beses lang nga ang kaya ko araw-araw eh. What? Oh! Eh bakit? Di ba counted yung nasa ibabaw ako? Mahal, kung sakaling magkita tayo sa personal, wow, anong una mong sasabihin sa akin? I love you. Yes! Sabay yakap sa'yo. Oh! Ikaw, mahal. Oh no! Ano naman sasabihin mo sa akin? Bilisan natin, mahal. Darating na ang asawa ko. Be! Oh! Hindi ko na kayang tumira sa bahay na ito. Lagi mo na lang akong ginaluko. Pinapahirapan. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Hindi na kita maintindihan? Hindi mo ako maintindihan? Talagang hindi mo ako maintindihan. Isipin mo ha, kung maintindihan mo ako, damit mo, ako naglaba. Bra mo, ako rin naglaba. Pati panty mo, ako pa rin naglaba. Tapos sabihin mo sa akin, hindi mo ako naintindihan?
Ngayon, mamili ka sa aming dalawa. Kung sinong mahal mo. Ako ba? O si kumpare ko? Huh? Kung malaman kung sinong pipiliin ko sa inyong dalawa. Oh. Siyempre, si pare mo. Stop it! Gago! Mahirap na raw makahanap ng loyal ngayon. Paano masabi? Hindi mo kasi ako kilala. Han, may nabili na akong salumpas. Ano gawin mo sa salumpas? Lalagay natin sa dito mo. Di ba yung iba, bagong kasal, kinabukasan yung babae, may salumpas na kaagad dito sa ulo. Sa atin naman, bago tayo mag-honeymoon, lagyan na natin salumpas yung ulo mo. Sigurado sa sakit talaga yan. Mabigla kasi yan eh. Tigil-tigilan mo nga ako. Paano sasakit ang ulo ko? Halos hindi ko nga maramdaman sa sobrang liit niyang sayo. Huwag ka nga feeling macho. Oh, bakit ang lalim na iniisip mo? Iniisip ko lang kasi yung sinabi ng mga katrabaho ko at saka sinabi ng mga kaibigan ko eh. Bakit? Ano ba sinabi nila? Ang kwento kasi nila, yung mga girlfriend kasi nila dati, pag yung unang-una daw talaga nila, gulat na yung reaction ng mukha ng mga babae. Paano nagulat? Ganito daw nagugulat oh. Ganun daw. Pero bakit yung mga girlfriend ko dati, hindi ganun yung reaction ng mukha? Anong reaction ng mga mukha ng girlfriend mo? Ang reaction ng mga mukha sa girlfriend ng mga kaibigan ko, ganito. Pero sa akin, bakit ang reaction ng mga mukha ng mga girlfriend ko? Bakit ganun? Hanggat na pangasawa kita, ganun din na reaction mo eh. Siyempre, sa mga kaibigan mo, nagugulat ang mga babae. Bakit sa akin hindi sila nagugulat? Parang ngayon ka lang. Wala namang nakakagulat sa maliit eh. Eh, bakit minsan nagugulat ka sa akin? Pag-araw ng sweldo mo lang ako nagugulat. Tika, bakit pag-araw ng sweldo ka lang nagugulat? Baka kasi hindi mo ibigay sa akin ang sweldo mo pag hindi ako magulat-gulatan. Nakakapagod na kaya maging Miss Rap? Do you want to know my secret? Why I feel younger and prettier? Filter yan! Filter! Huwag ka usisera dyan! Ang init-init ng ulo mo. Kunting hindi natin pagkakaunawaan, gusto mo hiwalay ka agad tayo eh. Bakit? Kahit nakikita ko ang mga panlulukong sa akin, gusto mo hindi pa rin tayo maghihiwalay? Tandaan mo, sa panahon ngayon, itlog mo na lang hindi naghihiwalay. At mo alam ha, nainilip ka no? Nagtatanong ka pa. Nakalimutan mo bang lagi mong dinudot-dot sa mukha ko? Parang may napansin ako sa'yo. Anong napansin mo sa akin? Simula nung napangasawa kita, parang may nag-iba sa'yo eh. Anong nag-iba sa'kin? Parang naging sakang ka na. Bakit? Nagtatanong ka pa? Ikaw ba naman araw-arawin eh? Ganun ba pag araw-araw? Oo. Sino ba naman hindi masasakang? Kung araw-arawin ka ba naman, buti kong maliit. Hindi naman kita yung araw-araw ah. Anong hindi? Diyan nga kita madalas lambingin oh, paggabi. Hindi naman ako umuupo dyan paggabi ah. Huwag ka ngang magkunyari, mas gusto kong lambingin kita pag doon ka nakaupo. Bakit? Anong meron dyan? Pag dyan ka kasi nakaupo, parang ang liit ng size mo. Pag doon sa kabila, ang laki. Mibir nga akong umupo dyan. Kaya nga, pag doon ka nakaupo, doon na ako naglalambing sa'yo. Kasi, aggressive ka masyado. At ang lupit ng performance mo. Talagang mapapaaw talaga ako sa'yo. Hindi nga ako umupo doon, kailanman. Eh, sino bang umupo doon? Kakambal ko yung umupo doon. Galing probinsya. Hindi man lang siya nagsalita, o may sinabi man lang sa'yo. Meron. Sabi niya, tama na ate. Pero, tinakpan ko bunganga niya. Akala ko, ikaw yun. Pagkatapos nun, wala na siya sinabi? Meron. Anong sabi niya?
Sabi niya, bilisan mo ate. Ah! Ano naman ginawa mo? Binilisan ko rin ang todo. Utos mo eh. Bakit ba ha? Kung sino pa yung babaeng mahal mo, sa kanya mo pa talaga makikita ang pinakaayaw mo sa babae. Nahuli lang kita na may babae ka, nagagalit ka kaagad sa akin. Ako ba nagsalita na hindi maganda sa'yo? Oo nga. Bakit ba kailanman hindi ka pa nagagalit sa akin? Hindi mo pa kasi ako nahuli na may lalaki. Pag nahuli mo ko, saka na ako magagalit sa'yo. Hulihin mo, tatlo yun sila. Yung kinainang kong karinderya, amoy sabon pa yung plato. Reklamo ka ng reklamo. Sa akin nga, di ako nagreklamo. What? Bet may amoy. Amoy sabon din ba? It's care. Ay, naklamo mo ako. Sana.